Yo, what's up? Next natin i-unbox na AMH 750 from the word 750 RMS. This is also for full range. Okay, so binuksan ko na, no? So ito yung packaging niya, Brad. Mayroon na siyang sariling packaging na styro. Yung power niya similar to TH450. Mayroon din siya. Power con na siya. At ito yung connection niya. Okay. Now, this is the thing, Brad, no? Oh my god. Current weight niya 7.2 kilograms. Okay. So yan. Yan ang product, Brad, quality. Okay. So again, sabi ko nga kanina sa TH450, same supplier ito dati kay Turbo Sound. Okay. So let's see what we have here. Okay, so again, there is no SMD components. Okay, now you can see the ratings here, no? This is clear DT for 750 RMS. Okay, so yung, again, this is class AB, 53 volts. Okay, so capacitors niya, kanina 3 pairs, no? Sorry, 2 pairs pa yun, ano, kalimutan ko. So this is also 3 pairs NGW, andito sa baba, okay? So meron din tayong resistors dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Meron din sa kabila. Oh, hindi, Brad. Sorry. Unlike din sa isa kanina, no? Natawa ako bigla. Putik. Unlike kanina, yung panel niya parehas lang din ng TH450, no? Kaya pala may abang siya. Okay. So ngayon nakita ko na. So ito, 6 pairs, no? 6 pairs na NJW. Ah, i-zoom ko muna. Kita ba? Ayun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. At sa kabila niya, doon din, oh. Ayun, oh. Yung white na yun, oh. Lilaw. Yung sa baba, oh. 6 pairs. Okay? So, sa TH450 kanina, meron tayong 3 pairs na NJW. Ito, 6 pairs. What the F? Okay? It also used the same capacitor. 10,000 microfarad, 80 volts. Okay, since one channel lang naman to, that's more than enough. Okay, can work. 50 to 60, and now 50 doesn't matter. Na. Class AB, again, class AB, best for vocals. Components niya, Brad, ito. Okay. Okay, sana makita nyo lahat na. Walang SMD. Repairability, the best. Okay. Okay. So, yan. So, parang ano lang siya. Component na pinaliit. Kinumpress natin. Para pwede masalpak. Natuwa ako sa 6 pairs. Okay. So, ito yung connection natin. Again, you need, for full range application, you need a dividing network. So, mostly naman, pag mga existing natin, yung mga Airbus natin, yung mga, sa mga Juson, no? Meron na yung mga dividing network sa loob. Marami pa iba, eh, na na mayroong box na wala pang mga amplifiers na passive. Okay, so medyo rectangular siya, hindi siya pahaba. So, bro, solid, bro. Okay, again, 7.2 kilograms. But for me, that's the best, you know? Ito yung mga pwede mong bardagulan, no? Bardagulan kasi class toroidal siya. At the same time, repairability. Okay, so kahit pamano mo pa yun sa magiging anak mo, pwede. Mapapansin nyo, no, sa mga latest na mga speakers na ngayon, yung mga class, yung gantong klaseng modules, yung mga tumatagal sa Beta 3, you know, sa Sigma, mga gantong klase. Unlike yung mga latest na mga, ano na siya, medyo mabilis. Okay. Ano pa bang papakita ko? Okay, so there we go. Yeah, so let's go to the back. Okay. Yung price nito, Brad, di ko pa na-compute. Okay. Pero kung interested kayo, hindi naman to ganun kamahal. Halos dikit lang din sa TH450. Okay, so ito yung back panel niya. Okay. So
Ay ko. So, ito yung top niya. Top portion. So, one input lang. Walang DSP, walang ano. Pero, bro, bakit naman yung mga Beta 3? Walang mga B, ano. Pero, ang dami pumibili. Kasi, meron naman tayong processors, di ba? Okay. So, yun nga lang. Yung convenience na naka-program na mabilis, di ba? Kasi, naka- DSP, naka Bluetooth, ano, yun yung wala dito, pero for professional use, mostly naman, meron kayong mga processors. So, I don't think that's an issue. Okay. So, we have one input, one mix out. Okay. So, we have a clip indicator, we have power indicator, and then, we have the volume here. We have the volume here. So, what's the difference? Really sorry, kasi talaga trangkaso ako, bro. Di pa rin nawawala ubo ko. Excuse me. Okay, so for, anong difference ito sa TH450? Although ito, AMH750 is for 70 RMS. Yung AMH450, that is dedicated full-time for full range. This one is switchable. Okay? Switchable kasi nga, pwede siyang gawing sub-application, pwede siyang full range ito. Okay? So, pag gusto mo siyang gagamitin for full range, dapat ito daw ay nakalitaw. So, pa-atras. Okay? So, kapag full range naman, tulad ng TH450 kanina, ito yung volume. Itong section, itong ang settings niya. This is for the volume. Okay? Negative 80 dB to 0 dB. And ito naman yung treble at bass niya. So, mid yung 0. Excuse. So, for ano naman, for sub-application, kailangan natin i-press down. Okay? So, pag-press naman natin yung sub-application niya, ang ating settings naman is the left side. Okay? So, ito naman yung volume. Kapag gagamitin natin siya sa first sub, no? Andito na yung volume. Okay? Yung frequency niya, andito. From 40 Hz to 120 Hz. Ito yung frequency adjustment niya. Okay? So, yung mid niya is nasa around 90. Yung face niya, no? Kung naka front firing or naka ano yung box mo. Ano yung close ba o naka atalikod. Ito yung face niya. Okay? Para di mag-cancel. So, that's it. So, this is for full range. This is for the sub-application. Magkakademo din tayo ito, Brad, pag may order tayo. Na. As of now, this is only unboxing and showing you the features of this one. So, may logo. And then, here, sa baba, wait lang. And then, sa baba niya is yung kanyang power. This is also 180 volts. To 240 volts, 50 to 60 hertz. So, meron siyang dalawang AC link. Okay? So, yung switch niya, again, robust, no? Makapal, matigas, alam mong tatagal. Again, this is AMH750. If you have other questions, just post in the comments. PM me lang, no? Again, repairability. Ito, the best. Tatagal to. Tatagal to, bro. Promise. Sarap sa akin. At saka napaka versatile niya. Para sa akin, ito siguro yung pinaka magiging bestseller pagdating sa modules ko. Wala, para sa akin. Ha? Kung magpo-proceed man ako sa lahat, ito yung pipiliin ko. I will go with the durability, then the features. Dimension-wise. So, cutting ko lang din. Oops, hindi ko siya matayo kasi yung nasa baba. Okay. Okay, so width niya. Okay, kung gagawa kayo ng box, no? Naka meron kayong wooden box. If gusto niyo gawing active yung ano niyo. Okay, so yung width niya is around 17.5 centimeters. Tapos yung height naman niya. Ang height naman niya is around 35 centimeters. Okay? So pwede niyo i-drawing niyan sa papel. Para makita nyo kung gano'n siya kalaki. Kasi sa video, hindi nyo siya ma-visualize. Kasi nga, naka-wide view. So, hindi siya nag-reflect ng actual dimension. So, isukat, ano nyo lang, isulat nyo sa papel or sa karton kung gano'n kalaki yung dimensions niya. Again, ang timbang nito is 7.2 kilograms. It will give weight, but for me, robust. Okay. Yeah, so that's it, no? So, we have one more product na kasama sa series nito.
meron pa silang available dun eh. Hindi ko na kinuha yung TH350. Tingin ko lang naman kukuha ng ganun kababa na TH350. Maybe for, no, no, for mga 12-inch user. But for TH450, I think covered na yung 12 tsaka 15-inch dun. And then this one, of course, no, pag meron kayo mga malakasan na full range na dual, dual 15 or dual 12 and then compressor driver. So, kailangan nyo talaga divide the network because ang output nito is 8 ohms. Okay. So, that's it. And let's check the other one. Yun, isa pa sa the best yun para sa akin. And maraming magugustuhan yun kasi yun talaga is ang versatile nun. Medyo bulky nga lang pero the best din. Okay, see you in the next video.